malapit sa Diyos sa umaga pong ito. At sa mga nanonood po, isang magandang umaga rin po sa inyong lahat. Tayo po'y awit sa Panginoon. Awitin po natin yung kayo lamang na nagtiwala sa aking Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po'y magpasimula magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Pasalamatan po kayo, Panginoon. Napakabuti po ninyo, O Diyos. Hallelujah. Purihin ang dakila ninyong pangalan. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Tayo po'y mawit. O Diyos, sa kabutihan niyo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan niyo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Isa pa po, Diyos. O Diyos, sa kabutihan niyo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan niyo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Kayo lamang, kayo lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kayo bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti niyo. Isa pa po sa umpisa, awitin po natin. Kabutihan niyo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan niyo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Kayo pangalan ninyo, Panginoon. Panginoon, inaasahan po namin, O Diyos, ang pagkilos ni Espiritu Santo sa kalagitnaan po namin, Panginoon. Maging sa mga nanonood, Panginoon, ang presensya ninyo ay maranasan po namin, Panginoon. Wala pong ibang maitaas at mapapurihan kundi kayo lamang, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon. Ang kapurihan, ang pagdakila at pasasalamat ay tanging sa inyo lamang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon, isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nandito ngayon sa
Door of Faith Payatas sa pangunguna ng Pastor Luis sa District 9. At purihin ang Panginoon dahil binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapagpahayag ng salita ng Diyos, at alam natin na sa pamamagitan po ng mga ganito pong gawain ay maraming napapalakas ang Panginoon, maraming naaabot ang Panginoon, at ito po ang siyang nagiging batayan bakit po tayo ay nakakapagpatuloy sa Panginoon. Sa umaga pong ito ay tatalakayin po natin ngayon ang pagiging alagad ng Diyos. Batay sa pangalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, talatang 13, talatang 1 hanggang sa 13, ay ito ang huling kabanata ng pangalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Mayroong 13 talata, ang kabanata ay isang pangwakas na babala at mga pagbati. Sa kabanatang ito, kung susuriin natin mabuti ang mga sinasabi ni Apostol Pablo, mayroon po tayong makikitang mga bagay na nauukol sa pagiging alagad na ating makikita sa mga talata ng huling kabanata. Ang apat na aking natuklasan ay ang mga sumusunod. Atin pong babasahin yung unang Korinto, second Corinthians chapter 13 verse 1 hanggang sumusunod, ay may mga puntos po tayo, o apat na puntos po tayong mababasa dito na atin pong pag-aaralan. Una ay yung mabuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Makikita po natin yan sa verse 2. Pangalawa, mamuhay sa pananampalataya. Makikita po natin yan sa verse 5. Mamuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Una, mamuhay na maging ganap. Mamuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Mamuhay sa pananampalataya. Mamuhay sa kapangyarihan ng Diyos. At mamuhay sa kapayapaan. Una po nating tatalakayin ay mabuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 4, bagamat siya'y mahina nang ipako sa cross, ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo na nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pakikipag-isa sa Kanya, ako'y mahina rin, ngunit nabubuhay ako ngayon sa kapangyarihan ng Diyos upang mangaral sa inyo. So pansinin po natin, no? Yung isa sa mga bagay kung bakit napakalakas ng loob ni Apostol Pablo na ipangaral ang salita ng Diyos. Unang-una, no, ay nandun yung lakas ng loob ni Apostol Pablo na ipangaral yung salita ng Diyos dahil alam niya na kasama niya ang Panginoon. Nandun yung kapangyarihan ng Diyos, no? Kaya kung papasinin po natin sa Apostol Pablo, no, hindi siya nag-aatubili na ipangaral ang salita ng Diyos kahit yung kanyang sarili ay malagay sa kapahamakan. Nandun yung pagsisikap niya na ipangaral ang salita ng Diyos, no? Kaya ang sabi po dito sa pangalawang Korinto chapter 4 verse 7, ano yung bagay kung bakit napakalakas ng loob ni Apostol Pablo na ipangaral ang salita ng Diyos? Pansinin po natin, sa pangalawang Korinto chapter 4 verse 7, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at mula sa at hindi at huwag mula sa aming mga sarili. Ano po ang sabi po ni Apostol Pablo? Ano? Ang sabi po doon, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang panlupa. Ito yung ating katawan. Isang bagay na pinagbubutihan ni Apostol Pablo ay yung sa pamamagitan ng kanyang
buhay na binago, no? Ay hindi siya nahihiya na ipangaral ang salita ng Diyos. Dahil nakikita niya, dahil ito yung dakilang kalakhan ng kapangyarihan, ay maging mula sa Diyos at tuwag mula sa kanyang sarili. Kaya kung papansinin po natin, mga kapatid, sa Panginoon, ano, na ito yung isang bagay na nakapagbibigay ng kalakasan kay Apostol Pablo. Sabi po doon sa 1 Corinto chapter 4, chapter 2 verse 4. 1 Corinto chapter 4 verse 4. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa salitang makapanghikayat ng karunungan, no? Kundi sa patotoo ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kaya kung ating pong susuriin yung buhay po ni Apostol Pablo, no? Ay meron siyang kakayanan, meron siyang kapasidad na ipangaral yung salita ng Diyos. Pero hindi niya hinihikayat ang mga tao na makita yung kanyang sarili. Kundi ang makikita ng mga tao ay yung kapangyarihan ng Diyos. Ang unang tinatalakay po natin, mabuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, isa sa mga nagiging problema ng iglesia ngayon ay yung hindi na nabubuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi na nakakaranas ngayon ang mga tao, no, ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya minsan ang mga kapatid sa Panginoon ay yung paglago ay hindi kaagad sumusulong, hindi kaagad lumalago. Dahil ang totoo, hindi sila nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kaya isa sa mga problema ng iglesia sa mga kapatid natin sa Panginoon, sikapin natin lalong higit sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga pinagkatiwalaan ng Panginoon na ipahayag ang salita ng Diyos, sikapin natin na makaranas yung mga kapatid ng kapangyarihan ng Diyos. Kung papansinin natin sa unang mga mananampalataya noon sa aklat ng mga gawa, nakikinig po ba tayong lahat? No, kung ating papansinin natin yung mga unang mananampalataya sa aklat ng mga gawa, nung nakaranas sila ng kapangyarihan at kapuspusan ng banal na Espiritu, isang patunay doon ay ang buhay po ni Esteban. No? Si Esteban po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon na pangalagaan yung mga balo, yung mga wala nang inaasahan. At yun yung kanyang itinuka sa kanya. Nandun siya sa kusina. Pero nung nakaranas si Apostol Pablo ng kapangyarihan ng Diyos, hindi po siya nanatili doon. Bagkos ay lumabas at ipinangaral ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kung bakit yung mga kapatid natin sa pananampalataya, no, ay hindi kaagad sumusulong, hindi pinapahayag yung salita ng Panginoon. Unang-una, ang totoong mga kapatid, hindi tayo matatawag na lingkod ng Panginoon. Hindi tayo matatawag na totoong mananampalataya kung hindi tayo nabubuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Amin po ba? Hindi natin masasabi, mahalip sa bawat isa sa atin, kahit ano yung antas ng ating kalalagayan, mga manggagawa ng Diyos, mga lingkod ng Panginoon, no, kahit tayo po ay nasa loob ng iglesia o simbahan, kung wala yung kapangyarihan ng Diyos, kung hindi natin ito maipapamuhay, mga kapatid, hindi pa rin tayo totoong lingkod ng Panginoon. Amin po ba? Kaya sabi po doon, no, sa Roma chapter 1 verse 16, no, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So, wala tayong dapat ikahiya, mga kapatid, no? Nung nasumpungan natin yung biyaya at habag ng Panginoon, no, ay nagkaroon tayo ng lakas. Kaya walang dapat tayong aksayin panahon o pagkakataon. Kailangang maipahayag na natin yung salita ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, hindi siya nahihiya na ibahagi ang salita ng Diyos, unang-una sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos, kapag binibitawan natin, kapag ibinabato natin,
No? At ito'y nagiging totoo sa bawat buhay natin. Ano? Nakakaranas po sila ng kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabi pong kapangyarihan o power, ito po ay nakuha sa salitang Grego na dunamis, na sabi po doon, having ability, yung higit sa ating magagawa. Kaya nung ako po ay nagpasimulang magpasyang maglingkod sa Panginoon, nakita ko yung aking sarili, wala akong kapasidad, hindi ako marunong magsalita, hindi ko kaya ipahayag yung salita ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos sa tulong at biyaya ng Panginoon, no? Nagkaroon ng kapangyarihan, nagkaroon ng yung kapangyarihan ay nagkaroon ng kapangyarihan sa bawat tao at nagkaroon ng pagbabago. At salamat sa Diyos. Pangalawa, mamuhay sa pananampalataya. Mamuhay sa pananampalataya. Ang sabi po doon, muli ang sabi ni Apostol Pablo sa talatang ikalima, sa verse 5. Ang sabi po doon, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Jesucristo? Maliban na kung kayo'y itakwil. Sa verse 5 po yun. Pagtitiyak sa sarili, ang sinasabi dito, tiyakin ng bawat isa na siya'y namumuhay sa pananampalataya. At kung kailangan subukin ang sarili upang makatiyak, no? Gawin ito ng maluwalhati. Dapat ding matiyak natin na tayo ay nasa pananampalataya at namumuhay tayo ayon sa pananampalataya sa kapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang dapat nating paniwalaan sa lahat ng bagay. Mga kapatid, ang sabi po doon sa pangalawang pinag-aaralan po natin, mamuhay sa pananampalataya. No? Sa Galacia chapter 2, Galacia chapter 2, verse 20. Sa aklat ng Galacia chapter 2 verse 20 ay ito po ang binabanggit ni Apostol Pablo. Ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ulitin ko po. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So kung papansinin po natin, ano, napakaganda ng puso po ni Apostol Pablo nung makaranas siya ng biyaya at habag ng Panginoon. No? Kaya sabi po niya doon sa ating binasa sa Galacia chapter 2 verse 20, ako'y napako ng kasama ni Kristo. Pag tayo po mga kapatid ay nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos at ipinamumuhay natin, no, yung pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang sabi po doon, masasabi natin na kaya nating lisanin ang katawang panglupang ito. No? Kaya nating walain, itakwil yung ating sarili. Kaya nga ang sabi doon sa Filipos chapter 3 verse 7, ano? Isa sa mga sinabi ni Apostol Pablo, itinuro, you know, inari niyang kalugihan ang lahat ng bagay, makilala lamang niya ang Panginoon. At yun ang isang bagay na kailangang maranasan ng bawat mga mananampalataya, mga lingkod ng Panginoon, no? Kailangang mabuhay tayo sa pananampalataya. Kaya kung papasinin natin sa pangalawang Korinto, chapter 5, verse 6, ang sabi po doon, sa pangalawang Korinto, chapter 5, verse 6, ang sabi po dito,
Kaya nga kami laging malakas ang loob. At nalalaman namin na samantalang kami ay nanga sa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng panangin. Na malakas ang loob namin, ang sabi ko at ang ibig pa nga namin ay mawala na sa katawan. No? At mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging tahanan man o hindi, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. No? Eh ngayon, ang mananampalataya, kapag hindi namumuhay sa pananampalataya, ay mahirap talikuran yung kanyang sarili. Inuuna yung kapakanan ng kanyang sarili. Pero kung tayo po mga kapatid, ay totoong nagpasya na maglingkod sa Panginoon, kaya nating mamuhay sa pananampalataya. At yun po yung ating pong pinanghahawakan mga kapatid. No? Tayo ay umaasa lagi sa Panginoon. No? Hindi tayo tagapaglingkod na kung ano yung mahihita natin, makukuha natin. Yun ang isang kagandahan sa mga itinuro sa atin ng ating mga tagapanguna. Mabuhay sa pananampalataya. Walang ibang aasahan kundi ang Panginoon sa ating mga buhay. Ang Diyos ang tutulong sa atin. Ang Diyos ang sasama sa atin. Kaya yung mga apostol, yung mga lingkod ng Panginoon noon, nagpapasya sila na itakwil ang kanyang sarili. No? Nagpasya sila na kahit sa buhay nila, mapanganib, na kahit dadaan sila sa isang napakalaking problema, unos ng kanilang buhay, ay hindi po sila nag-atubli, mga kapatid, na ibigay yung kanilang sarili para sa Panginoon. Kaya sabi po doon sa Colossians chapter 3 verse 1, no? Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nanga sa itaas na kinaruroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. No? Yung pananampalataya pong ito mga kapatid, ang sabi po doon, kung kayo ay muling binuhay ni Kristo, ay lagi ninyong itingin ang inyong mga mata sa mga bagay na nangaupo sa itaas. Wala po tayong ibang inaasahan mga kapatid, kundi laging nakapukul yung ating sarili, yung ating mga pananaw. Mga kapatid, yung buhay natin sa lupa pong ito, no, ay pansamantala. Pero yung ating pinupukol pang walang hanggan mga kapatid, at kailangan nating pagsikapan, pagsumakitan, pagpilitan natin mga kapatid, na lagi nating hanapin yung buhay na walang hanggan, yung mga bagay na kung saan ay kinaruroonan ng ating Panginoon. Kaya sabi po doon, kaya kung tayo mulang binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nanga sa itaas. At huwag yung mga bagay na panglupa. Pag sinabi pong living by faith o mabuhay sa pananampalataya, believing and obeying God. Ano? Maniwala at sumunod sa Panginoon. And all that we think, and all that we say, and all that we do, ay kailangan po nating manampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kailangan mamuhay po tayo sa pananampalataya, at yun po yung isang itinuturo sa atin ng ating mga tagapanguna, no? Na tayo ay laging umasa sa magagawa ng Panginoon. Hindi tayo umaasa sa mga bagay na sa sarili natin, kundi umaasa tayo sa magagawa ng Panginoon. Pangatlo, ang sabi po doon sa verse 11. Una po, mamuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, mamuhay sa pananampalataya. At pangatlo ay mamuhay na maging ganap. Mabuhay na maging ganap. Ang payo ni Apostol Pablo ay ito, sikapin ninyong maging ganap. Paano ba maging ganap? Ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng ating pagsunod at mga tagubilin ng Panginoon at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. No, napaka
ganda na tayo po ay maging sakdal o maging ganap sa Panginoon. Ang sabi po doon sa Efeso chapter 4 verse 24, sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 24, ito po ang kanya pong sinasabi: kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So ang sabi po doon, para tayo po ay maging ganap, mabuhay na maging ganap sa Panginoon, ay magbihis daw po tayo ng bagong pagkatao. Para tayo po ay ariin ng Panginoon na ganap, sakdal, makatwiran, ay kailangan gawin daw po natin magbihis tayo ng bagong pagkatao, no? Sa Colossians chapter 3 verse 5 ay sinasabi, sa aklat ng Colossians chapter 3 verse 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nanga sa ibabaw ng lupa. Ano ang mga bagay na ito? Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyos na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo ring nilalakaran nung una nang kayo nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapot ngayon ay inyong layuan ang lahat ng ito: galit, puot, panghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay mula sa inyong mga bibig. Huwag kayong magbubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng inyong mga gawa, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyong lumalang sa kanya. Kaya mga kapatid, no? Pag tayo po'y gusto nating maging ariing ganap ng Panginoon, ang sabi doon sa ating mga binasa, mayroon tayong isusuot, mayroon tayong ibibihis, at mayroon din tayong huhubarin yung ating mga dating pagkatao para tayo ariing ganap ng Panginoon. So, bilang panghuli, sa verse, yung mamuhay ng payapa. Mamuhay ng payapa. At ito yung isa sa mga suliranin ng mga mananampalataya ngayon, mga kapatid. No? Paano ba tayo mamumuhay ng payapa sa isang napakagulong sanlibutan ito? No? Kung tayo po ay nasa manunood ng mga balita, makikinig ng mga balita, andyan yung mga pagpatay, andyan yung mga korupsyon, yung matitinding mga kalamidad, yung kahirapan, andyan yung mga digmaan. Pero paano po tayo magiging mamumuhay ng payapa sa napakagulong sanlibutan pong ito? No? Sabi po doon na kailangan nating mamuhay ng payapa. Alam natin, pag tayo po ay nasa Panginoon, mga kapatid, alam natin pag tayo po ay nasa Panginoon, bagamat napakagulo ng sanlibutan, bagamat yung mga nababalitaan nating mga kalamidad, mga digmaan, mga patayan, pero pag tayo po ay nasa Panginoon, mga kapatid, nagiging payapa tayo, sapagkat alam natin na tayo ay nasa Panginoon. No, yun ang isang napakalaking advantage po natin pag tayo po ay nasa Panginoon. Naguguluhan ang nasa sanlibutan, pero pag tayo ay nasa piling ng Panginoon at tayo po ay naninindigan para sa Panginoon, ano, ay nagiging payapa ang lahat. Kaya ang sabi po doon sa John chapter 14 verse 27, sa aklat ni Juan chapter 14 verse 27 ay ito po ang sinasabi. John chapter 14 verse 27. Ang sabi po dito, ang kapayapaan iniiwan ko sa inyo, at ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulimhanan ang inyong puso ni matakot man. Praise the Lord.
isang iniiwan sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, nasa Diyos yung ating kapayapaan. No? Kung nais nating mamuhay na mayroong kapayapaan, lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Isa ang tiyak, mga kapatid, isa ang tiyak, kasama natin ang Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. At tayo, mga kapatid, sa Panginoon, uulitin ko, no? Sabi po doon na yung ating tinalakay, may apat po tayong napakalagang malaman at atin pong mais, hindi lamang pong malaman, kundi atin pong mais sa pamuhay. Mabuhay tayo sa kapangyarihan ng Diyos, mamuhay tayo sa pananampalataya, mamuhay tayo sa mabuhay na ganap sa paningin ng Panginoon at mamuhay na payapa sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa umaga pong ito at alam ko na tayo po ay laging pagtatagumpayin ng Panginoon. Lagi tayong sasamahan ng Panginoon, mga kapatid, at hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Pagsikapan natin mabuti, mga lingkod ng Panginoon, mga kapatid, mga mananampalataya, na lagi nating tuparin, no? Katulad ng napag-aralan po natin sa umaga pong ito. Lagi nating intayin yung pagsama ng Panginoon, lagi nating ganapin lagi yung ipinagagawa ng Panginoon sa atin. At ang siyang napakalaga dito, mga kapatid, mamuhay tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Para lalo po tayong patatagin, lagi tayong sasamahan ng Panginoon, no? Ay yung lagi nating hinahanap yung kapangyarihan ng Diyos. Salamat at purihin ang Panginoon dahil ito yung mga bagay na dapat nating pahalagahan sa ating pong pananampalataya. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Pasalamatan po kayo sa umaga pong ito. Dinadakila po namin kayo, niluluwalhati, pinaparangalan. O Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Kailangan po namin ang pagdalo na iyong kapangyarihan sa bawat mga iglesia. Makaranas po sila na kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Upang sa ganun, Panginoon Lord God, hallelujah, ay makapamuhay kami ng payapa, makapamuhay kami ng ganap, at makapamuhay kami, Panginoon Lord God, na mayroong malaking pananampalataya sa iyo. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi po namin kayang gawin. Nandyan ang iyong tulong, Panginoon. Sasamahan mo kami, pagtatagumpayin mo kami, Panginoon Lord God. Salamat po, aming Ama. Pagpalain mo ang iyong mga anak, O Diyos, sa bawat mga iglesia na nakakaranas, Panginoon Lord God, ng mga pagsubok. At dalangin po namin na patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming pagtagumpayin, Panginoon Lord God. Salamat po sa aming po mga tagapanguna sa buhay po ng Pastor Paul Masaredo, Panginoon Lord God, na kung saan ay ibinabahagi ang iyong mga salita, saan man sulok ng daigdig, Panginoon Lord God, hindi po niya ikinahiyang ibahagi ang iyong ebanghelyo. Hallelujah sa mga kalapit po naming mga bansa, Panginoon Lord God, na nais ihatid ang iyong mabuting balita, Panginoon Lord God. Pagpalaan mo ang buhay po niya, Panginoon Lord God. Pinapagpala din po namin ang buhay ng Pastor Luis, Panginoon Lord God. Salamat, O Diyos, sa kanyang masikap na pagtuturo sa discipleship training, Panginoon Lord God. Hallelujah. Dalangin po namin, aming Ama, na patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, kaalaman. Hallelujah. At ang kanyang puso, Panginoon Lord God, ay punuin mo ng hiwaga, Panginoon Lord God, na nagmumula sa iyo, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng aming pong Pastor Luis, Panginoon Lord God. Nakikita mo ang kanya pong pagsisikap, ang kanya pong puso, ang kanya pong pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa iyo. Samahan mo siyang palagi, Panginoon Lord God. Ang kanyang buong sambahayan, Panginoon Lord God. Hallelujah. Pastora Maricel, Sister Cathy, Panginoon Lord God, salamat sa kanila pong buhay. Pagpalain mo ang bawat mga iglesia, Panginoon Lord God. Kung mayroon man po kami dalangin, Panginoon Lord God, hallelujah, ay patuloy mo kami pagkaisahin, puspusin mo kami ng banal na Espiritu, Panginoon Lord God. Salamat po, aming Ama. Purihin po kayo sa umaga pong ito. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa magulong sanlibutan pong ito, aming Ama. Purihin po kayo, pasalamatan po kayo. Ang lahat ng pagdakila, ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng pasasalamat ay tangi sa iyo lamang sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Salamat po. Magandang umaga.
sa bawat isa po sa atin. Nawa po ay napagpala po tayo ng salita ng Panginoon sa umaga po ito. Purihin po ang Panginoon. Nandito po yung ating mga kasama sa Panginoon na sa lugar po ito. Ayan po yung mga nag-aaral ng Bible School. So, salamat sa Panginoon at ang Diyos ang magpala sa ating lahat.